Talaga-pamilya, kaugnay pa rin sa pagpatay sa broadcaster na si Percy Lapid. Kamustahin natin ang pag-usad ng investigasyon ng PNP. Makakausap natin si Police Colonel Restituto Arcangel, ang Deputy District Director for Operations ng Southern Police District. Magandang morning po sa inyo, Colonel, and welcome to Sakto. Kumusta ho kayo? Magandang umaga po, Johnson. Opo. Una-una ho, Colonel. Opo. Yes, meron hang binuong Special Investigation Task Group, Lapid, ang PNP. Bali, sino hong mag-head po nito? Totoo po yun. May binuo na kahapon, umaga kahapon ay bumuo agad ng ating District Director, si Police Colonel Kirby John Rion Craft ng SITG, para tutukan itong kaso ni Percival Mabasa. Opo. Sino hong mag-head, Bali, Colonel? Bali po, supervisor nito ay ang ating district director mismo at ako bilang deputy district director for operations ang mamumuno ng SITG na ito sa district level. Alright. Colonel Arcangel, bali initially, pakwento po muna sa amin anong resulta ng inyong initial investigation, ilan ang posibleng suspect at nagkaroon na ba ng backtracking doon sa mga CCTV na posibleng nakahagip doon sa naging ruta ni Percy Lapid? Ayon doon sa panimula ng investigasyon na ginawa ng Las Piñas City Police Station at ayon din doon sa dalawang footages ng CCTV na nakuha nila kung saan nangyari yung insidente, meron tayong tinututupan na dalawa na suspects na nakasakay sa isang motor. Opo. Na maaaring bumaril doon sa suspect sa mga pagkakataon na yun. Marami pa tayong sinusundan ng mga CCTV, pinapalop na CCTV, may mga request na tayo. Opo. Doon sa dinaanan ng biktima mula doon sa bahay niya hanggang doon sa pinangyarihan ng insidente. At patuloy na ginagawa natin ng request. And as the request is approved, i-review namin yung pangyayari base doon sa nakuha ng mga CCTV na nandun sa dinaanan ng biktima. Meron ho ba tayo, Colonel Arcangel, ngayon na testigo na magbibigay ng malinaw at matibay na lead sa posibleng kung ano talaga ang motibo sa pagpatay kay Percy Lapid? Sa ngayon, wala pang testigo na makapagsasabi at makapagbigay linaw kung ano yung motibo dun sa pagpatay ng ating biktima. Opo. At Colonel, nakausap na po ninyo yung pamilya ng biktima, ng broadcaster? Immediately yung gabi na yon, nang pangyayari, yung ating City Police Station sa Las Piñas ay nag-reach out na doon sa pamilya ng biktima. Opo. At ang pagkaalam ko, meron na silang inassign na liaison na membro din ng City Police Station ng Las Piñas para closely makipag-coordinate doon sa pamilya at magbigyan din ng mga updates kung ano yung development doon sa investigasyon ng kasong ito. Colonel, may nabanggit ho ba yung pamilya kung meron silang alam na death threat na natatanggap si Lapid bago nangyari po itong insidente? Sa ngayon, wala pa silang nababanggit at hindi pa sila napagbigay ng statement doon sa ating mga investigador. Opo. At yung mga investigador naman ay binibigyan sila ng pagkakataon ng pagdadalamhati kasi dahil sa lungkot, syempre, during that time, hindi pa sila makausap ng masinsinan. Opo, at syempre, Colonel, sabi nga ho ng NUJP, mas nakababahala po ito na nangyari ang pagpatay sa isang broadcaster dito ho sa sentro, nasa Metro Manila, considering na ang malimitong pangyayari ng mga ganitong pang-ambush ay sa mga probinsya. Ngayon po, Colonel, dun ho sa inyong investigation, ano bang mas matimbang na posibleng motibo sa pagpatay kay Percy Lapid? Bagamat sabi nga nung ilan, ay maaring baka hindi naman talaga may kaugnayan sa kanyang trabaho, pero sa inyo pong initial investigation, saan pumupunta ang inyo pong investigasyon? Lahat po ng konsiderasyon ay tinitignan namin, lahat ng posibilidad ay sinasama namin sa investigasyon. Siyempre kasama na dyan. Opo. Yung pwedeng may kinalaman doon sa nature ng trabaho ni Percival Mabasa. At as we go along with our investigation, ay tinitignan din namin yung mga posible na lumabas na anggulo na pwedeng panggagalingan ng motibo kung bakit pinaslang siya. Opo.
So sa ngayon, nakakonsentrate kami doon sa dalawa na pumaslang at yun yung direksyon ng investigasyon namin para doon sa identity ng dalawa. At yun, pinapalawak namin yung investigasyon namin, hindi lang doon sa mismong oras kung saan nangyari, pero nagbabacktrack kami doon sa mga CCTV na possible na itong dalawa na to ay nakita along the road ng biktima sa mga oras bago nangyari yung insidente. Doon ho sa nangyaring pamamaril na yan, sa initial po ninyong impormasyon, sinundan ba o inabangan si Percy Lapid bago isinagawa yung pag-ambush? Malamang po inabangan po ito at linano dahil alam po nung mga suspects yung lumalabas na alam nila yung rota ng biktima. So pinili din nila, lumalabas din kung saan nila binaril. Opo. Ay yung lugar na kung saan ay itigil ng takbo ng sasakyan ng biktima. Opo. At Colonel, dun sa nabanggit po ninyo na bukod sa backtracking ng mga posibleng kuha ng CCTV sa naging ruta ni Percy Lapid, halimbawa pag-backtrack po naman dun sa mga naging programa po niya recently bago itong nangyaring pag-ambush, kasama ba sa tinututukan po ninyo anong mga naging discussions po niya, anong mga naging topic niya, sinong mga binanatan po sa radyo? Meron na ba kayong ganong information, Colonel? Siyempre, kasama yun dun sa pag-alam namin kung ano yung takbo ng trabaho ng biktima. Isa yun sa mga kinoconsider ng ating mga investigador. Totoo nga, nagbabakrat. Opo. Pinapanood nila yung mga pinalabas niya dun sa mga programa niya. Isa dun sa mga tinitignan din ng mga investigador natin na pwede makatulong dun sa patuloy na investigasyon sa kaso na ito. Opo. Ngayon, Colonel, wala pa tayong maituturong posibleng suspect dito sa krimen. Yes, totoo po yun. Wala po tayong maituturong na suspect sa investigasyon na ito, maliban dun sa dalawa na nakamotor. At ang direction ng investigasyon natin sa ngayon, yung ma-identify yung dalawang nakamotor na bumaril sa kanya. Opo. Colonel, sa ngayon ho, yun hong pamilya ni Percy Lapid, meron bang itinalaga o ibinigay na security personnel ang PNP para sa seguridad po nila? Closely coordinating po yung Las Piñas City Police doon sa pamilya ng biktima. Katulad nyo na nasabi ko kanina, may na-sign na liaison officer na tumututok doon sa mga pangangailangan ng pamilya, security man yan o kung ano man na pwedeng ibigay na tulong ng kapulisan. Opo, at Colonel, bagamat alam po natin na magdidepende po ito sa testigo, sa ebidensya, pero sa panig po ninyo, sa panig ng SITG at ng PNP, gaano kalaki ang pwedeng maibigay po ninyong assurance sa pamilya na kayang maresolba yung mga kasong gaya po nito at hindi madagdag dung sa bilang sa talaan ng mga mamamahayag na napatay sa kanilang paggampan sa trabaho? Seryoso ang populisan sa pag-investigate itong kaso na to. Katunayan nga, kaya nga in-elevate po ito sa level ng district para magtulong-tulong yung mga iba-ibang unit katulad ng CIDG, yung intelligence, at iba pa na unit na pwede tumulong dito sa investigation na to. Mm-hmm. At kami lang din sa SITG at hindi kami titigil, tuloy-tuloy po itong investigasyon na to hanggat mabigyan ng linaw. Opo. Sa timeline po ninyo, Colonel Arcangel, meron ba tayong pwedeng asahan kung hanggang kailan pwedeng magkaroon ng linaw ang pagpatay kay Percy Lapid? Magdedepende po kami kung ano po yung lead na susundan ng ating investigasyon habang yung investigasyon ay patuloy at doon po tayo makakapagbigay ng tamang estimate kung gaano ba katagal. Sa ngayon ay maghahanap pa rin kami ng lead na magbibigay ng pwedeng solusyon itong kaso na to. At yun naman ay hindi tumitigil yung ating mga investigador para ito.
Colonel Restituto Arcangel, maraming salamat po sa oras po ninyo. Sana nga po hindi madagdag sa bilang lamang ng mga napatay na mamamahayag itong kaso po ni Percy Lapid. Mag-iingat po kayo. Maraming salamat. Maraming salamat po, John. Thank you po. Si Police Colonel Restituto Arcangel, ang Deputy District Director for Operations ng Soden Police District.